Yan po yung paraan o technique ng pagpapalit ng pilot bearing. Tanggal na. Po, tanggal na po siya. Magandang umaga mga ka-GM. Ito may gagawin na naman tayo na isang Isuzu D-Max 2020 model. Ngayon ang gagawin natin dito ay bali ibababa natin itong transmission, itong kanyang transmission at papalitan natin ng clutch lining, pressure plate, saka release bearing at saka pilot bearing mga ka-GM. Kasi wala na siyang hatak at siguradong pudpud na yung kanyang clutch. Kaya ang gagawin natin ay ibababa natin ito, itong kanyang transmission, pull down natin at ito, dinisconnect natin dito sa kanyang 4x4. Kasi itong manual transmission, 4x4 siya. Yan. Tapos tatanggalin natin dito sa kanyang propeller. Propeller siya, bababa natin. Ito mayroon siyang bolt dito sa kanyang center bearing. Tapos dinisconnect natin dito sa kanyang differential. Yan po yung ating gagawin. At para maibaba po natin yung kanyang transmission. At pati itong kanyang pinaka-cross member dito sa transmission, tatanggalin din po natin yan. Ito pala yung ating pyesa mga ka-GM, no? Patuloy nyo lang pong panoorin itong aking mga video para magkaroon din po kayo ng idea sa mga ganitong problema na sasakyan. At kung bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag pong kalimutan na paki-like and subscribe yung aking YouTube channel at pakipindot na rin yung notification bell para lagi po kayong updated sa aking masusunod pang mga video na i-upload. Ito na po mga ka-GM, bali naibaba na natin yung kanyang transmission. Yan po, kung mapapansin po ninyo, ito yung kanyang release bearing. Ito po yung kanyang mga clutch, oh. Naubos na po siya. Talagang nagkahiwa-hiwalay na yung kanyang clutch disc. Yan. Bali, ang gagawin natin dyan ay lilinisan po natin at bago po natin na ikabit yung release bearing niya. Yan po. Pansamantalang hindi na natin siya ibinaba kasi medyo mabigat siya at mag-isa ko lang po kasing gumagawa nito. Kaya dyan na lang po siya sa jack. Tapos, kung mapapansin po ninyo, ito po yung kanyang pressure plate. Tatanggalin pa natin dito sa kanyang makina. Yan. Bali, 6 lang na 12mm yung kanyang bolt. Yan po. Talagang durog na durog yung kanyang clutch lining. Yan, patuloy nyo lang pong panoorin ito aking mga videos para magkaroon po kayo ng sapat na idea para sa mga problema ng sakyan na ganito. Ito po ay wala na po siyang hatak at kahit anong apak mo sa clutch ay hindi na po siya makatakbo. Yan po kasi durog na yung kanyang clutch. Ah, ito po mga ka-GM, no? Yan, oh. Kung makikita po ninyo yung kanyang clutch lining, durog na durog po siya. Wala nang natira. Pinakabakal na lang niya yung natira. Yan po. At ganun din yung sa kanyang pinaka-pressure plate. Yan. Bali, hindi na maganda yung kanyang pinaka-pressure plate. Nakaayod kasi siya ng clutch disc. Yan po, papalitan na po natin yan ng assembly mga ka-GM. Ito po yung ating bago, yung ating pressure plate, saka yung ating clutch lining, saka yung ating release bearing. Yan po, kailangan po yan isang set para po ay maganda yung kanyang hatak at maganda yung kanyang andar. Yan po mga ka-GM, at bali, lilinisan na lang po natin itong kanyang pinaka-flywheel. Yan po, tatanggalin din po natin yung kanyang pilot bearing sa loob. At papalitan natin ng bago yan. Yan, lilinisan natin yan. Makikita po ninyo ay kumalat yung kanyang clutch lining sa loob. Kaya nag-sliding na siya. Yan, tinatanggal po natin yung kanyang pilot bearing. Ang gamit lang po natin ay yung papel na binasa natin para po ipasok natin doon sa butas at para po umusli yung kanyang pilot bearing. Yan po yung paraan o technique ng pagpapalit ng pilot bearing. Tanggal na. Yan po, tanggal na po siya. Papel. Yan, papel lang siya, saka tissue, binasa tissue. Natin yung papel. Babasain lang siya tapos ipasok sa bearing para matanggal po yung pilot bearing. Yan po, at kakabit na po natin yung bago. Yan, si Brando ang specialist na nagtanggal. Ito po mga ka-GM, bali natapos na po natin yung transmission na naikabit. Naikabit na po natin yung kanyang clutch. At nairuntis na rin po natin yung sakyan. Okay na po siya mga ka-GM, no?
Ayan po, kung may mga katanungan po kayo, mag-comment lang po sa comment box at sasagutin po sa abot ng ating makakaya, mga ka-GM. At yan, at nilagyan na rin natin ng grease yung kanyang ano, cross joint. Ayan po. Nilagyan na rin natin ng grasa para maganda po yung kanyang pag-ikot sa kanyang universal joint. Ayan po, isa po itong 4x4 na manual transmission, Isuzu D-Max. Po, maraming salamat po muli at hanggang dito na lang po yung aking video.